anong maganda and mabilis sa process para makasabay sa pagpunta ng US ni Jowa. Welcome back to my channel. Kung bago ang napadpad dito sa channel na to, ako po si Vince, Filipino living the American dream, at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may upload ako. So nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1pm Manila time. Pero lately sa mga nakasubaybay dito, alam nyo naman, puro Saturday lang yung upload ko. So mahina kasi kalaban guys, puro Saturday muna tayo. And para sa mga bago nga dito, kinasagot natin yung mga comments or yung mga questions nyo sa previous video. So ayun, kung meron kang mga tanong about Buhay America or anything under the sun, comment down below and sasagutin natin sa next video. So bago tayo mapunta sa Q&A guys, itutour ko muna kayo ulit sa Chicago kasi ito yung ganap namin noong 4th of July, America's Independence Day or yung birthday ni America. So punta na tayo na Chicago in 3, 2, 1, go! Hey, what's up guys? We're here today sa Navy Pier, Chicago. Today is July 2nd. Sobrang daming tao ngayon dito kasi para sa July 4th. So tonight merong fireworks. Yan. Papakita ko sa inyo later. Sana nag-enjoy kayo sa ating tour sa Chicago. Sagutin na natin yung mga comments nyo sa last video. Bibilisan ko lang guys kasi medyo madami tayong sasagutin. As in, black 9 mode tayo. Kasi mahirap ang edit. Kawawa naman editor ko. Kelvin ADV, Sir Vince, andito po kami sa Cicero, Illinois. May idea po ba kayo kung gaano ka dangerous dito? Kasi madami kasi nagsasabi na dangerous daw dito kasi nasa south kami. Sana masagot, pa-shout out na rin. Shout out to Kelvin ADV and actually, I can vouch to that. Nung naghahanap kami ng apartment before, di ba, nasa sobrang malayo kaming suburbs nung dumating kami dito sa Amerika. And then nakahanap ako ng work sa downtown Chicago. Naghahanap kami ng apartment na malapit sa Chicago na medyo mura. Isa yung Cicero, Illinois sa na-check namin kasi syempre nung bago kami dito, hindi pa namin masyado alam yung Caracas dito, di ba? At napag-alaman namin na itong Cicero, Illinois ay medyo hindi siya safe yata. So, tignan mo na lang. Ito pala tip, pag pupunta kayo dito sa Amerika, pag mag-move na kayo, i-google nyo. Google-able naman yung ano. Google-able naman yung ano eh. Crime rate. Kunyari punta kayo, Cicero crime rate, ganyan, or kung saan mang suburb yung pupuntahan yung crime rate. I mean, hindi naman natin maalis yung danger, di ba? Kahit saan ka pumunta, pero dito sa lugar na to, yung dyan sa Cicero, Illinois, medyo madaming hindi magandang nangyayari dyan. Nakikita ko lang din sa news. If I were you, maghanap ka ng ibang suburb kasi hindi ko, ako personally, hindi ko na-recommend yung suburb na yan. Sige, kwento ko na lang din, mabilis ako lang, di ba? Pero dito pa lang tumagal na, sorry naman. Nung naghanap nga kami ng apartment dyan dati, alam mo yung literal, ang dami nakatambay, tapos mga nakatapless pa yung mga basta ibang lahi. Nakakatakot talaga, promise, kami ni Commander pagdating namin. Then para yung mga tingin sa'yo, yung alam mong can sit with us, yung mga ganong feeling. Yun lang, sinishare ko lang. If you have more questions, comment down below or reach out sa Instagram sa akin. Kwento ni Tama. Hello boss, grabe yung big pangalan. Hello boss, I'm a new here. Nag-pop up video mo sa wall ko sa YouTube, kaya pinanood ko na din siya lang. Actually, I'm a vlogger din. Baka madaan ka din sa wall ko. Okay, so check ko pag may time ako. Hey, andito ako sa Holy Land, Israel. Uy, working as a caregiver din for 6 years na. Uy, maganda yan. But sad to say, walang forever dito. I mean, hindi mo madala family mo and may hangganan ng work mo dito. As of today, hindi na ako regular visa hawak ko. Special visa na ako. After nito, wala na. Finish na. Ang option mo, pwede ka mag-TNT or huwag mag-TNT naman, sir. Or for good na. Kaya ang ginagawa ko, nag-apply ako as caregiver papunta dyan. And on process na rin, ano LC? And process na rin LC ko. Pero abutin ang process ng LC 1 year to 3 years. Ganyan katagal. Kaya habang nag-aantay working ako dito sa Israel. So, okay yan. Meron ako mga kilala personally dito na CNA sila. Yun ba yung caregiver? Or basta yun yung certified nursing assistant? May mga kilala ko personally na galing silang Israel. Hindi ko alam baka kilala mo sila. So, tanong mo na lang yung mga kilala mo na nandito na sa US kung kilala nila ako. Baka isang tao lang din yun or isang grupo lang din yun. Sorry, galaw ko ng galaw sa ilong ko guys. Ano yan? Papakiti. So yun, I hope makita kita dyan someday kapag nandyan ako, Virginia pala. Ako ma-assign, if sakali, malayo ata yan, sa state mo 3 hours biyahe. Hindi lang 3 hours, bro.
tignan mo sa mapa yung Chicago tsaka Virginia. Sobrang layo, nasa gitna ako ng Virginia na sa kabilang dulo. I hope mapansin mo din comment ko at pa-shoutout sa sunod mong vlog. Salamat boss, more vlogs to come. Keep safe, God bless. Oy, shoutout to Kwento ni Taba. Mr. Yejo, idol pa-shoutout next vlog. Shoutout to Mr. Yejo, hello hello sa'yo, sir. Love good Luna, madaming maganda dito sa Amerika pero malungkot. Chicago isn't a safe place. I live in the area. I wish I was home. Mahirap sa Pilipinas, oo, pero aminin mo mas masaya sa Pilipinas kaysa dito sa Amerika. Lalo mga ugali ng mga tao, kanya-kanya, nobody really cares. And they're mostly mean and racist. Grabe naman to. People just seem to exist to work and buy stuff, but in the end, there's no sense of true happiness. Most people smell like weed. Eh, illegal naman kasi dito yun. So, di ba? Most women look fake. Grabe, most women look fake. And a tryhard. And a tryhard. In our country, not many acts like they, ano? In our country, not many acts like they're so cool or that they focus so much on how they look. Kasi nga, pasabo lang mga Pinoy and we prioritize necessities dito. Ito, maraming mayabang, true. Maraming ding mayabang dito. To make it worse, ang weather sa Midwest, Diyos ko po, laging makulimlim at maginaw. Summer is okay. Offense to Love Good Luna, umalis ka na lang dito. Joke! I mean, di ba, kung hindi mo naman palapit dito, lumalis ka na lang dito. So, hindi, joke lang. Pero, real talk lang din, di ba? Tama yung sinabi mo na mas mahirap sa Pilipinas, pero mas masaya. True, kasi di ba, gaya niyan, yung Pasko, masaya naman talaga yung Pasko dun sa atin sa Pilipinas. Dito talagang, ako, alam ko na talaga na dito, work, trabaho lang talaga, kayod talaga eh. Literal, kayod kalabaw dito eh. Kayod kao. Ano ka ba? Love Good Luna, pag nasa Pilipinas nga, mas racist nga tayo. Diba? Eh, kunyari, mga nagiging artist sa Pilipinas, kailangan half-breed. Kailangan may lahi, kailangan maganda, kailangan, maski hindi naman magaling umarte. Hindi, joke. Uy, wala akong pinapatamaan, ha? Hindi, ang sinasabi ko lang, kahit saan ka naman pumunta, may ganun. Diba nga, kunyari, pag nasa Pilipinas ka rin naman, ang dami nga natin kapintasan, ang dami nga time ng tao mag-social media sa Pilipinas, at kala mo, pa-perfect, eh. Joke. Chicago is in a safe place. Yeah, I mean, alam nyo naman, kung mapapanood nyo na tong video na to, diba, nung July 4, merong encuentro dito sa one of the Chicagoland suburbs nga, na merong mass shooting, which is grabe. Kahit saan ka naman pumunta dito sa Amerika, hindi talaga, I mean, merong lugar na danger, di ba? Hindi naman palagi safe. Maski naman sa Pilipinas, eh. May kanya-kanya lang ding, ano, you know, parang pros and cons. Most people smell like weed. Eh, kasi nga, legal naman dito yun. So, okay lang. Most women look fake and try hard. Hindi naman. Grabe naman sa women. Hindi naman. Pinagtatanggol. In our country, not many acts like there. So, cool. Masamble ang mga Pinoy. Hindi nga, mas judger nga tayo mga Pilipino, eh. To make it worse, ang weather sa Midwest. Actually, yun nga lang din. Yung weather dito, di ba, medyo hindi maganda. Sobrang extreme. Either ngayon, sobrang init. Tapos mamay, snow. Grabe naman din. North Pole yard. So yun, anyway. So yun, Love Good Luna. Thanks for commenting. Danre Brian Tumbagahon. Brother, saan ang bilihan ng alak dito na Red Horse? Grabe, ano ba ako? Para akong ano, alcoholic. Saan big mga alak na nakagisna natin? Or anong alak ang malalapit sa lasa nila? Uy, grabe, wait nga. Totoo pala talaga, you know. Tatlong taon pa lang ako dito, pero yung Tagalog ko parang bumabalik po. What? Or anong alak ang malalapit sa lasa nila? Hindi ako nasasarapan sa Miller Lite. Eh. Try mo, Modelo. Yun yung madalas kong inumin. Kasi parang yun na yung closest sa panlasang Pinoy. Panlasang Pinoy. Yung Modelo. So yun. Ang daming ko na rin tinry na USB. Dito guys, sobrang daming beer by the way. So yun, try mo yung Modelo. Yun yung palagi ko iniinom. Sa hard naman, ano bang madalas na hard? Mura lang kasi yung JD dito eh. Haluan mo lang ng Coke. Or gusto mo on the rocks lang, diba? So, yun, JD. Or may mura-mura pala kasi medyo mas mahal na konti yung JD. Yung Jim Beam. So yun, mura yun. Sarap pati. Jan! Uy, huwag yung kay Jan. Jason Kim Bienes. Hi Sir Vince, good day po. Ask lang po ako if marami po bang Pinoy Uber driver at okay po ba ang kitaan ng Uber driver sa States, TY, and God bless. So, tagaan lang talaga kasi meron akong kilalang Uber driver na grabe ilang oras talaga yung work niya pero tiba-tiba din naman. Lalo kapag yung peak, diba, or yung ano ba tawag doon? Surge, yan, surge. Pero alam mo, may mga nabalitaan din ako na dito kapag gabi nga, yung merong mga Uber driver na, driver na no hold up. Kaya ingat-ingat lang din. Pero going back to your question kung okay ba yung kitaan, okay din. Kasi syempre dollars. Mahal lang yung gas pero bawi pa din, I think. For me, mas marami pa ding ibang trabaho na mas kikita ka na mas malaki kung yun yung gusto mo. George Marino, Sir Vince. Wait lang, bago ko basahin George Marino. By the way, George Marino, shout out sa'yo kasi ang dami kong viewers na naghahanap sa'yo. Guys, kung ano kayo yung mga questions nyo about seaman, seamen, wow, yung mga seafarers natin dyan, comment down below para sa mga naghahanap dyan kay Sir George Marino. Ito na nag-comment na siya. Sir Vince, kailan mo pala balak mag-food tour para sa vlog mo dito sa Illinois? Baka kailangan mo ng driver, cameraman, at katulong sa pagkain. Pwede ako. Ay, grabe. Puntahan natin mga Pinoy places para sa food. Pwede din mga international
cuisine para makita ng mga subscribers mo na galing mo umano sa mail stock doon ha. Oo, wala akong kasama eh. Sige, pag kailangan ko na kasama, gumala. Dan Paul Manabat, Kuya Vince, hello. Mataas daw tingin ng mga tao dyan sa mga US Navy, even Filipino. Oo, dito guys, yung mga lalo yung mga nag-serve sa, yun nga, sa Navy, sa Army, mataas yung tingin ng mga tao doon. Isa nga may mga kasalubong ka lang yung mga dalawang, yung magkaibang lahingan. Magpapasalamat talaga yung hindi nasa Army or hindi nasa Navy na thank you for your service, ganyan-ganyan. Talagang appreciative yung mga tao dito. Maski sa mga medical frontliners nga, healthcare workers, nung nag-COVID, sila rin yung masadong na-praise ng mga ano, kahit yun nga, mga naglalakad lang dyan, sa Starbucks. Ang dami talaga dito dati, nung kasagsiran talaga ng COVID, kahit saang mga fast food. Ang dami namin na libre, kami yung na libre, I mean. Not sponsored in any form. Sasabihin ko na lang yung brand, yun nga. Libre sa Starbucks, libre sa McDonald's, libre sa kung ano-anong mga fast food dito everyday guys dati ng COVID. Anyway, chinair ko lang. So yun, going back to your question, kung mataas tingin ng mga tao dyan sa US Navy, oh, even Filipino yan. Yeah. John Delimayuga, thank you po sa encouraging advice, Kuya Beans. Of course, anytime, John Delimayuga. Chef Tabs, Sir Beans, if ever po ba na ipursue ko yung IT jobs or programming dyan sa US, pwede kaya? Of course, pwede. Chief Cook ako dito now sa cargo ship, pero grad ako ng BCS Comsci way back, ano yung BCS? Bachelor of Computer Science pala. Way back 2008. If there's a chance na mag-aral ulit for IT or programming to apply dyan sa US, since waiting pa din kami sa process ng wife ko dyan sa US. If ever mag-start ulit ako ng pag-aaral ng programming or coding, thanks and more informative vlogs to come sa inyo. Thanks, Chef Tabs. Oo naman, dito, ang daming tao. Ayoko ko ba? Ang daming nag-aaral dito. Ako nga, ang dami ko na rin parang offers for, yun nga, master's degree, ganyan. Hindi pa ako ready mentally. Wow, mentally tsaka emotionally and timely. Wala akong time. Dito, kapag nag-work ka, let's say, yun nga, sa work ko, or kahit, yun yung mga panglaban ng mga kumpanya dito, guys, eh. Sagot nila yung, ano, yung paaral. Yun nga, merong educational assistance. Either bachelor's or, yun nga, yung mga graduate studies. So, yun, Chef Tabs, pwedeng-pwede. There's Marian Arjen, push mo yung dreams mo, Sir Vince. Isa ka sa YouTuber na inaabangan namin at sobrang naging inspiring yung post mo, lalo yung nag-housework ka. Sabi namin ng asawa ko, we will be there as well. Kapit. Ganun, always pray lang at gawin mo yung mga dapat mong gawin para ma-achieve mo lahat ng dreams mo. Promise, matutupad mo lahat yun. Claiming na within 6 months, andyan na din kami. Pa-shoutout po ulit sa hubby ko, RJ Perez at anak kong si Rafa. So, sa hubby ni Nurse Marian RN na si RJ Perez at ang si Baby Rafa or Kido Rafa, shoutout sa inyo. Bianca Capistrano, hi Vince, we're here in Chicago na. Uy, hello, Bianca Capistrano, welcome to me. Welcome to Chicago. We hope to see you in downtown and potentially do a collab in the future, for sure. Looking forward to that, promise. Libre nyo lang ako ng pagkain. Anyway, wanted to provide an insight about the IT job question in your previous vlog. I'm a technical recruiter by profession and the most in-demand IT jobs of PH and US are software engineers and data analysts or scientists. For both roles, coding or scripting skills ang kailangan like SQL. Pwede pala ako dyan? We normally look at the relevant years of experience. Some companies look at certifications din, but normally it's a preference or good to have. Salamat, Bianca Capistrano. Maraming mapupulutan ng aral dito yung mga viewers. Tama din na you can't always fake it till you make it. Totoo, di ba? Alam mo yan. Kasi we normally give coding tests to candidates to gauge their technical skills on top of technical and behavioral interviews. True. Ang dami ko rin napuntang interviews na talagang tatanungin nila yung mga technical questions talaga. Like sa banking, merong katanungan na hindi talaga umi-effect all the time yung fake it till you make it. Kaya guys, hindi yung apply lang kayo ng apply. Mag-apply kayo yung feeling nyo talagang mag-enjoy kayo. Kasi kapag kahit mapasok kayo dun, dito talaga promise guys, pag sinabing you're fired. Walang senatorapy para tulungan ka. Kaya yun na kami sa Pilipinas, by the way. Shout out to Sir Rafi Tulbo. Palagi ko nanonood ng show nyo. Napaks RTS. Edwin, bro, anong maganda and mabilis ang process para makasabay sa pagpunta ng US ni Jowa? Bali, she's taking the NCLEX pa lang naman. Saan part ng process yung preferably married na kami and what type of visa yun? TIA. Thanks in advance pal. So Kevin, case to case basis kasi yun. Yung meron din kaming kilala na married na, pero ibang step. Kumbaga, kapag na-approve na yung petition, pwede na kayo para magpakasal. Pero, para sure talaga kayo, I would consult sa immigration lawyer. Siya talaga yung makakaalam kung kailan kayo pwede magpakasal, ganyan. Kasi, di ba talagang magpapakasal at magpapakasal naman kayo kasi nagmamahala naman talaga kayo, di ba? Yun, mas maganda para walang wrong timing, I mean, para tama lahat. If I were you, I would consult. Para wala kayong what ifs, gets? Para talagang right on track kayo palagi. Pero yung sa amin, kinasal kami after ma-approve yata yung petition. Yun nga, after ma-approve yung petition niya, a petition niya from the employer. Tapos, yun, in-add yung name ko, and that's it. And the rest is history. Wow. Marvin Joseph, hey bro, Vince, may good news po ako sa'yo. Thank you very much po for the inspiring videos at dahil po sa videos nyo, nakilala po kayo ng family ko. Uy, sa family ni Marvin Joseph, hello, hello sa inyo lahat. Shout out! Nagkaroon na rin po sila ng American Dream at kasama ko na rin po silang nangangarap. Wow, we are all planning to get a US tourist visa very, very soon. God bless you talaga, promise. Marvin Joseph, sana makausap kita ulit
kitang-kita ko may message ka sa akin sa Instagram, hindi ko pa na-open. Babasahin ko after ko mag-vlog. So yun, sana ma-approve yung tourist visa nyo and I hope see you soon talaga and your family kasi na-inspire din ako sa story mo. Tips naman po bro, Vince, para di po ma-deny on application of B1, B2 visa or yung tourist visa nga. Thanks po and more powers to your channel. God bless. God bless you too. Diba pag mag-a-apply naman kayo ng tourist visa, yun dun sa application for BS-160 ba yun? O basta yun yung application form. Kayo naman yung mag-fill up nun, diba? Alam nyo yung ilalagay nyo dun. Dapat, syempre, honest kayo. Dapat honest. Kasi, yung mga ilalagay nyo dun din magbabase, for sure, si embassy, si consul. Kapag nagsinungaling kayo dyan, malaman nila. Hindi kayo ma-approve. So, ilagay nyo lang talaga dun. Pupunta nyo dito, yung itinerary nyo, ganyan. So, pag tinanong kayo, purpose of travel, yun, yung wanna, parang stay here for short vacation. Tapos yun nga, mag-research kayo kung ano yung mga tourist spot dito na talagang pupuntahan nyo. Kung meron kayong mga, yun nga, di ba may relatives kayo dito, pag may mga relatives kayo dito, hingin din doon yung contact number ni relative mo sa application form. Ang nakakalungkot lang din na part, hindi natin alam minsan bakit tayo na-deny. Pero ako talaga, nung na-deny ako, tinanong ko eh, nilakasan ko talaga yung loob. Kasi lahat ng mga kilala ko na-deny dati, hindi nila tinatanong na talaga na-deny lang sila tapos umalis na sila. Ako hindi, tinanong ko talaga. Why? So, kaya ganun. Siyempre, maayos ko sinabi. So, sabi ko, why? Parang lungkot ko nung kasi parang ano ba yan? Kala ko ma-approve ako. Kasi daw sabi niya, parang hindi siya sure na babalik ako ng Pilipinas. So, yun. Sabi niya, you know what I suggest? You travel a little bit more often, ganyan-ganyan. Yun yan. Approve na talaga yung traveler ako. So, ginawa ko. The same year nga eh. Nung na-deny yung visa ko. Nag-travel ako sa iba't ibang bansa talaga guys. China, Malaysia, Singapore. Siya, mga Asian countries na walang visa. Yung upon entry lang yung visa. The next year, nag-apply ulit ako ng US visa na approve na ako. Guys, marami na akong vlog na nalabas about dito kung paano ko na-approve yung mga visa journey ko. Yun yung mga tips. Talagang be honest. Pag na-deny ka, wala talaga tayong magagawa dun. All you have to do is to try it again. That's it for today guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video na to without skipping, maraming salamat. If you have any questions, suggestions, comment down below. Sasagutin natin sa susunod na video. So guys, please check out my reels on Instagram. Ayan. Hindi pa kayo nakapalo sa akin sa mga social media accounts ko. If you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on my next video. Peace!